Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome to another edition of our Wednesday Roundtable at Lido. Today, we will talk about important issues closest not only to the heart, but to the stomach as well. Magandang umaga po. Pag-uusapan natin ang nagaganap sa ating pamilihan. Meron bang pork holiday? Nabanggit po ng Philippine Statistics Authority at ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakita ito ang paggalaw sa merkado sa nakalipas po naman na inflation report. Sinabi po na meron din po namang epekto ito sa kinikita ng ating mga kababayan sapagkat kahit anong sabihin natin ay meron din po namang malaking bahagi ng kinikita ng mga Pilipino na nauwi sa pagkain. Kung di ako nagkakamali, nabanggit noon ng National Statistics Office na halos 50% ng sahod ng manggagawang Pilipino ang natutungo sa pagkain. Ganun pa rin ba ang sitwasyon ngayon? So today, we're joined by Assistant Secretary Noel O. Reyes, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Narito rin po naman si Dr. Raildrin G. Morales. Siya po ang Director ng Bureau of Animal Industry. Kasama na natin si Attorney Victorio Mario D. Magiba, ang chairman ng Laban Consumer Incorporated. May laban pa ba ang consumer ngayon sa nagaganap? Narito na rin po naman si Ginoong Jess Cham, Pangulo ng Meat Importers and Traders Association. At inaasahan na rin natin makakasama si Engineer Rosendo So, ang Pangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura. So, let's begin. Let's have the situationer from our good friend, Assistant Secretary Noel Reyes. Assistant Secretary, good morning and welcome. Please give us the situationer. Yeah, maraming salamat, Melo. Ito na naman tayo sa round table. Namimiss ko na yung physical press con dyan sa Lido, dyan sa Visayas Avenue. Sa Mindanao pala, sa Mindanao. Mindanao. Sa suggestion. Doc Raildrin, James, at sino pa ba? Si Attorney D. Magiba. Oo, he's with us. Okay. Si Vic. Okay, Vic. Again, maraming salamat po. Ito pong unang-una, may kakulangan. Ano kaagad? May kakulangan tayo ng supply ng baboy. Kaya tumaas ang presyo. Admittedly, dahil sa ASF. Matagal na po yan na nalasa. Nung umupo si Secretary William Dar noong August 2019, andyan na po yung ASF. Okay? At again, malaking dagok yan sa ating hog population. Umaba ng as per PSA, 15%. And sa amin po ay ang nakal because of ASF, nakal, ibig sabihin namatay, 450,000 plus. Official data tayo dyan, nakasubmit sa OIE. But then again, the industry said na almost 5 million na nawala dahil syempre hindi na sila nag-alaga for fear na magkakaroon ng ASF, magkakasakit at mamatay. So yan po ang situation. Before the holiday season last year, ang presyo ay naglalaro sa 270 to 300. Yan po, okay naman po yan. Pero nung Pasko na, umakyat na ng 400 at nanatili doon. Itong January, February, kaya naman the DA, we recommended, Secretary recommended na hindi na dapat naiwan sa taas yung presyo, yung demand bumaba. And yet, may 400 pa rin, at laki ng kita ng somebody somewhere in the food supply chain is making a lot of money. So again, kaya nirecommend ulit, based doon sa previous price range na 270 at 300, yun ang nirecommend ng DA to the president, which the president favorably approved. So ayan po nga, nando tayo ngayon. And then, siyempre, yung meron tayong kalab may, sa ibang industriya, ito, nag-declare ng pork holiday. For our part, ano pa rin po kami, positive. So si Secretary bumaba sa mga hog raisers, nakiusap sa malalaking hog raisers dito sa Batangas, Mindoro, Cebu, Sauk Sargen, at Bukidnon na magpagtadala ng surplus, surplus production. Hindi po ito kakulangan pero surplus nila na papuntang Metro Manila, and that we are seeing right now. So bumababa na. Noong Monday, syempre birth pains, Melo,
merong talagang di nagbenta dahil wala naman talagang pagkukunan. So ito, yan po ang solusyon. And of course, yung imports po, we are allowed to import every year naman ng minimum access volume of 54,000 metric tons with 30% tariff. And beyond 54,000, 40% tariff. So tuloy-tuloy naman po yan na importation. So we are also recommending that this should be increased to 400,000 metric tons. So nasa tariff commission na po yung issue na yon. Why so? Kasi po, mismo kami, nakita namin ang pagkukulang for the entire year is 400,000 metric tons of pork. Ang industry nga, tinaya nila, sabi nila, 500,000. So again, nandun lang po tayo sa 400,000 level. So, andun ngayon sa ball, ang bola nasa tariff commission for them to consider our recommendation. So, yan po ngayon ang taya ng ating estado, ngayon ng ating pork supply and price situation. Okay. Masakit mang aminin, pero nung kabataan ko at nasa radyo pa ako, pag naglalabas kami ng presyo sa radyo, may tumatawag, pwede ko kaming bumili dyan dahil iba yung presyo ninyo sa presyo mula sa palengke. How different is this today? Yung bang presyo sa, let's say, Nepa Q-Mart, iba sa presyo sa ganitong wet market. Have you monitored this? Yes. Nung Lunes talaga wala. Yung iba mataas pa rin. Pero ngayon, we're seeing the price range. In fact, mas mura nga sa supermarkets. Sa Hypermart, galing kami doon sa Show Boulevard kahapon. Ang price range is 265 for Pige and Kasim and 295 for Liempo. So within our 270-300 range. And sa chicken, yung 160 sa Magnolia and then 140 yung bonus. So again, pasok. So sa supermarket, sa Commonwealth, nakita na natin doon within price range. At ngayon, dumating na yung mga baboy mula Jensen, Mindoro, Batangas. Yan po, may konti ng binibenta dyan sa mga Metro Manila public markets. Okay. Let me ask the good Bureau of Animal Industry Director, Dr. Railvin Morales, how serious is the situation today na parang hindi pa tayo magkaroon ng confidence na bumalik sa industriya yung mga nagbababoy? Bakit po kaya, gaano ba kalala o katindi ang problemang dulot ng ASF? Dr. Morales, please. Good morning po, hello, at sa mga kasamahan po natin, kila ASEC at saka sa mga kasama sa programang ito ngayon ang umaga, ano po, sina Sir Jess Cham and sila Kasen Dongso at sa mga taga-media. Sir, just to give you an idea po kung gaano kalala yung problema natin, ano, ang African Swine Fever po o ASF, ito po kasi ay walang gamot at walang bakuna at ang virus po na ito ay napaka resilient, ano, so napakahirap niyang patayin. So nagsusurvive po siya sa environment for a long time. Actually sa Europa, yun pong wild boar na namatay na. So nalusaw na yung laman, yung buto, kinuha, nakakuha pa po ng traces ng virus doon sa wild boar. So this is the disease that actually took Spain 30 years to control and eradicate. And actually ito pong virus na to, it transformed the swine production environment in most of the countries like Spain. Sa Spain po, halos naubos yung kanilang backyard, ano, dahil kailangan kasi yung biosecurity, and to be able to actually observe biosecurity, kailangan talaga halos andun yung facility or structure that will support biosecurity na mostly sa commercial farms lang natin nakikita. The same is true with Russia. So ito po yung nilalabanan natin na virus ngayon at ang ginagamit nga po sana natin, maganda nga sana na archipelagic yung ating bansa, na meron tayong natural barriers. But even then, sir, ang sinasabi ko nga po, we are
monitoring, and we can actually monitor yung movement ng mga live hogs na marami. Kaya lang, sir, hindi na natin na mo-monitor or mahirapan tayong i-monitor yung isang kilong longganisa na infected, used infected or tainted meat, no? Nadadalhin from one area to another. So, sir, ito po yung immensity through the infected animals na maramihan imu-move is as potent po or mas potent pa nga po yung isang kilong longganisa na dala sa bagahe from one area to another, pasalubong. So ganun po, ganun po. Isang kilong longganisa lang or even kalahating kilong tusino siguro na will find its way into swill ay magiging problema na natin. So wala po tayong bakuna. Walang, at sa experience po, no, maging ng ating mga magsasaka dito, once na tinamaan yung farm mo, it's just a matter of time. Para yung time lang po. Hindi na question yung mauubos yung baboy mo. Ang usapan na lang po is gaano katagal mo mapipigil para maubos. Mm-hmm. Okay. Dr. Morales, can you please give us basic information kung gaano kalaki ang production natin? And admittedly, yun pong infrastructure. Yes sir, yung infrastructure po natin ay hindi nakagayak para po ito ay harapin. Dahil yung diagnostic facilities po natin na sa ngayon po, iginagayak talaga natin, inihahabol natin to be able to cope with the threat of ASF, pati po dun sa free areas. Okay, pero can you give us basic information as to the kind of volume that we produced before ASF and the increase in demand? Because in a briefing yesterday at Malacanang, the good Secretary Willie Dar said magkakaroon ng shortfall by about 400,000 metric tons this year because the production is 1.2 million metric tons compared to the demand of 1.6 million metric tons. Ano po bang naging impact nito dahil sa yung mga backyard natin, backyard hog raisers, natakot na rin bumalik sa hanap buhay na ito? Dr. Morales, please. Yes, sir. Tama po ang binanggit ni Secretary Dar kasi po ang computation po na ginagamit natin dyan, naka-benchmark po tayo doon sa per capita consumption of 15 kilo per capita. That is, every Filipino consumes about 15 kilos of pork per year. Ano po? So times the population. So that's how we compute it, sir. Ngayon po, ang nagiging problema po natin, our backyard production produce or accounts for about 65% of the total production. At karamihan po dyan, almost 50% of the total production po ng baboy ay nandito sa Luzon halos, no? And that in Luzon, that is mostly concentrated in regions 3 and 4A. So andyan po yung bulk. At ito pong dalawang region na to ay badly hit, ano po. Yun pong mga katabing mga probinsya naman like Tarlac, Pampanga, equally malaki din po ang populasyon niyan, lalo na sa commercial. At tinamaan din po ng sagad ang Tarlac and Pampanga. Ang Nueva Ecija, ang Region 2 ay mostly backyard at tinamaan din po yan. So kaya sir, ang tinitignan nga natin, yung binanggit po ni Secretary Dar, we're projecting a deficit of about 400,000 metric tons dahil nga po dun sa contraction ng population. Kasi po yung backyard, marami na po ang hindi nag-alaga dahil tinamaan, nakal, yung iba naman natakot. And even the commercial po, ay hindi rin nag-control din sila ng kanilang population. So, ito po yung kinakaharap natin na problema ngayon. All this, according to PSA, sir, no, nagkaroon tayo ng contraction of about 15%. Though the industry is putting forward another figure about double that. So ngayon po, ang pinaka-baseline po natin, before ASF, we have 12.7 million pigs, no, standing population natin.
So with a contraction of 15%, tapos yung sabi ng industry, it's about 36%. Yun po yung kakulangan natin sa lahat. So yan po yung hinaharap natin, Sir Melo. Okay. Yun naman pong tungkol sa magkaiba na data, ang PSA po at ang private sector are now working, no, the government and the private sector are now working actually to do a census this first quarter po at ma-correct na magkaroon ng harmonization ng data. So we'll be using the same data. Very good. Now let me ask Noel and Dr. Morales. I came across an article of a colleague, si Luis Maureen Simeon sa Philippine Star, that the DA will provide 27 billion pesos in loans to help hog raisers. Gentlemen, what took you so long? Melo, we thank ito yung problemang ito. I again nag-respond kagad, tama-tama, I was there. May land bank board meeting. And the secretary sits as the board of directors and he proposed na mag-alat ng pondo. Mismo si Cecil Borromeo, the president, said na, Mr. Secretary, we can allot 15 billion for the commercial raises for the REPOP program. And then the following week, we coordinated with the money of DBP, the president, at siya naman ay nag-alot din ng 12 billion. So hindi galing sa DA yan, 27 billion from Land Bank and DBP. So why hindi, meron naman silang dating window for the agriculture sector, Melo. Pero ito specifically for the hog industry. Okay? Okay. So yun po, special window. Pero dati na silang merong windows for agri-fishery enterprises. DBP and? Land Bank. Land Bank. Okay. Sana natanong din natin yung Land Bank. Yung mga pinautang nyo, alin ang mas marami? Related ba sa agriculture o blue chips? That will be your next topic. Agricultural financing. That will be great. Yeah, precisely. That is what we need. Let me check with Attorney Vic Dimagiba. Vic, good morning. I'm looking for you. Saan napunta si Vic? Taglit lang. Okay. Ayan. Okay. Good morning. Good morning. Good morning again. Looking for you. Ayun. Okay. Yeah. Pagbukas ng video. So, yeah, I will. All right? Okay. Unang-una, belated happy birthday. Thank you. Thank you. Company, mga kasama sa Roundtable, birthday Melo nung Monday? Monday, oo. Kabirthday ko yung dating presidente ng Pilipinas. Anyway. Oo. Anyway, let me ask you, anong laban ng consumer ngayon? May laban pa ba? Hindi, meron muna akong dalawang tanong doon sa nakausap mo ng mga resource person. Una, si COVID-19, ang dami ng vaccine, wala pong 1 year. Si ASF ba may vaccine na rin? Wala pa nga raw. Kasi importante yan sa... Hindi, why? Gusto ko malaman bakit. No? Pangalawa, may binanggit na 400,000 na i-import. Import. Mm-hmm. Ang gusto ko lang malaman doon, meron yata ang tariff distinction. No? Pakiulit lang. Secondly, pag import ba are they coming in the way consumer understand them? Meaning, are they coming in as Dempo? Are they coming in as Kasim? Pige? At ano pa? No? Kasi yun yung naiintindihan ng consumer. And how do you label them? Or if I'm consumer ako, paano ko malaman kung imported or local? Now, this is now my question. Eh, kahapon lumabas, meron palang class A, class B na karne. Ano ba yan? I mean, kasi we've been buying class B for higher prices for so long. I mean, man, nanganganak yung problema ng presyo. I guess that really is the price, the problem of high prices are now transforming into some other consumer issues like quality of the pork that we are buying. Meron palang class B. Lantaran, sinasabi ng mga vendors na bumalik,
kaya po namin magbenta sa price ceiling. Pero class B lang po ito. Ibig sabihin ng class B. Teka muna, teka. Teka, Vic, yung bang class B, ibig sabihin ng bocha? Hindi, hindi siya bocha. It's class B. Sabi, matataba daw. Ang intindi ko, maraming taba sa meat. I mean, maybe pakipaliwanag ni BAI Director, Doctor ba? I forgot. Dr. Morales. Yeah. Yun lang muna, no? Mga... I just wanted na may continuity yung issue ng importation, yung taripa, at saka bakit wala pang vaccine? Eh, si COVID nga eh, wala pang 1 year, ang dami ng vaccine. Okay, sige. Doc, this is your view. Thank you po for the question. Sir, yun pong ASF ay medyo kakaiba po yung virus na to, no? Very peculiar. Technically po, yung kanyang structure ay resilient siya and it easily adapts doon sa virus po kasi ay hindi po siya living organism like bacteria. Virus is a protein, ano? And it multiplies in host cell. So doon sa technical aspect po niya, ang hirap po niyang kontrolin. Kaya po ngayon, yung mga nagtatry na mag-manufacture ng vaccine is actually going for the genetics. May mga dinidelete lang sila mga genes at yun yung tinatry nila na i-control. Ang Spain po, it's Spain has a laboratory, a world-class laboratory on diagnosis and vaccine production and hindi pa rin po sila nakaproduce ng vaccine hanggang sa ngayon. In the more than 50 years po na meron ng ASF at nananalasa ang ASF sa ibang parte ng mundo, hindi pa po nakaka-develop ng vaccine, even yung advanced countries like US and UK. Napaka-peculiar po at very sturdy yung pong ASF virus. Yun po yung dahilan kung bakit po hindi tayo makadevelop ng vaccine. Kung maririnig niyo po, may balita sa China, may mga dinilit po sila na genes, no? Doon sa bakuna and they tried to manufacture a vaccine, nag-backfire po siya eh. Naglabas siya, out of that experiment, there came out 2 strains no po, na parang mutation siya doon sa original strain dahil doon sa ginawa nung China na yun. That's what we get from some of the reports. So yun po ang dahilan. Wala po siyang vaccine dahil mahirap po siyang... mahirap pong i-manipulate yung ASF virus. I would not say na comparable naman po siya sa COVID kasi yung COVID talaga tao yung tinatamaan kaya talagang lahat ay gumalaw with utmost urgency. Now sir, yun pong sa tungkol naman po doon sa importation ng karne, meron po tayong tinatawag na yung pong binanggit ni ASEC Noel kanina. Ito po yung nasa MAB, ano, yung mga minimum allocated allotted na mga volume. Meron pong kapag ka po nandun tayo sa INMAB, ang taripa po niyan ay mas mababa ng konti at yung outside MAB naman po, ang taripa naman po niyan ay mataas. So nasa 30% yung in quota po natin at nasa 40% naman po yung taripa ng out quota. So yan po yung pinag-uusapan sa Tariff Commission ngayon, yung paano i-adjust yung mga taripa ng mga karne na pumapasok. Doon po sa klase na sinasabog po ninyo, yung Class B, ang karne po kasi na pumapasok, meron po tayong tinatawag na prime cuts. I think si Mr. Jess Cham yung basta makakapag-discuss ito na maganda. Yun pong mga liempo, mga prime cuts po ito. Tapos meron naman po tayong... ini-import na mas mababa yung taripa which we are we considered like we classify as offal. Andiyan po yung mga jowls na po yung mga taba sa liig. So mas mababa naman po ang taripa niyan. Ngayon, yun pong mga karne na to, ito nga po yung nire-request ng mga importer. Hindi po natin inaalaw ito na ibenta sir sa palengke ng nakatiwangwang. The Department of Agriculture is requiring po yung magbebenta ng imported meat ano sa palengke, yung mga allowed na ibenta sa palengke
ay kailangan may freezer or may chiller para po yung karne ay hindi magto. Kasi po pag nagto siya o yung nalusaw siya sa from the frozen state, hindi po siya advisable na i-freeze ulit. Dapat pag nagto, iluluto na siya. So yun po yung isa sa mga concern or mga nire-request nga po ng mga importer na i-hold in abeyance muna ni DA. So sir, with that, I think si Mr. Jess Chan po siguro yung makakapag-discuss doon sa mga klase ng karne na ini-import nila. Okay. Bago mo bitawan mo si Dr. Director, hindi niya sinagot yung binibentang class B sa palengke kahapon ng mga vendors na bumalik. Ano ba yung class B? Local, class B. Okay. Hindi ko po alam, hindi ko po masasabi na class B ang local, sir. Kasi po ang karne po, may iba-iba po siyang cuts. So meron po tayo yung kasim, meron po tayong liempo, tapos meron po dyan, di po ba yung ang naalala ko nung araw po, pag namimili yung nanay ko, sasabihin niya kapag pansahog, sasabihin niya yung ordinary lang, yung may kasamang taba, yung ganun. Hmm. Tapos meron din po yung buto-buto. Yun po eh, di ba? Yun yung... pero hindi ko po, sir, alam yung class A at saka class B with regards dun sa karne. Yun po yung pa natin, attorney. I'm not privy to that kind of classification po ng karne. What I know is may iba-ibang cuts. Andyan po yung kasim, yung pige, yung liempo, andyan po yung ordinary, yung buto-buto, andyan po yung mga ribs. Yun po ang alam ko. Kaya nga po doon sa ibang cuts naman doon sa imported, mas mababa po ang taripan nitong mga to, yung mga jowls, yung mga taba, yun pong ginagamit sa sisig, yung galing sa mukha. Yun po. Attorney. All right, sige. Let's leave it at that. Pero Vic, you will agree with me, meron pa rin isang klase ng karne na karaniwang nilalagay sa cellophane na umiikot sa palengke. Ang classification nun ay para kay kabo. Okay? Right? Naalala mo yan. Para kay kabo. O, sige. Jess, mula sa panig ng mga importers, mukhang masaya kayo at mag-i-import kayo. Ganun ba kayo kasaya? Well, hindi naman ano. You know, itong... ang pananapo namin is that ang kahit masigla ang isang sector, hindi dapat at the expense of other sectors. Kumbaga, ang buong bansa, ang buong ekonomiya, kinakailangan na mag-prosper together kasi hindi pwede isang sector na hindi pwede unbalanced growth. Kasi kapag ang growth ay hindi balansyado, magiging sustainable. Okay? So ngayon, itong panahon na medyo may pandemya, may crisis, kami po mismo, my association, nagkumkaki kay DA at sa DTI na bantayin po natin ang food value chain, ang value chain ng imported pork para maiwasan ang hoarding, profiteering at ang tamang presyo makakarating sa consumer at sila ay makinabang. So yun po ang isang initiative po ng association namin. Ngayon, kanina po ang tanong ni Attorney Vic kung may class A, class B na pork. Ano? I think this has to do with the carcass quality. Ngayon, ang carcass quality naman has to do with the way the pig is raised, anong pinakain, ganong pag-alaga, etc. etc. So, marami po mga kapag ang baboy hindi matured ano, kumbaga hindi nung kinatay ay hindi sa tamang timbang, sa tamang maturity, eh syempre ibang klaseng karne, ibang klaseng laman, ibang klaseng taba. Eh ngayon kapag ang baboy naman hindi pinakain ng maganda, eh talagang mas maraming taba. So these are the ano so ito sa ang pagkaintindi ko po sa etong negosyo ng mga ng baboy, ang biyahero pupunta sa mga pig farm, tinitingnan yung mga baboy at binibili ang baboy. Alam mo, matagal na kami nagsasabi na dapat ang mga lahat ng mga farm, meron sila timbangan kasi minsan wala sila timbangan. Eh ang biyahero, tatawarin lang niya yun ano, itong baboy, oh ito bayaran kita 5,000 nito, 10,000 nito. Kahit
hindi nila malalaman kung how much per kilo, ano? So I don't know whether that is still the case. Pero yun nga po ang ano. So ang saka isa pa ang negosyo, the business model ng mga baboy is that they want to sell live. Gusto nila magtinda ng buhay. Ngayon, ang problema dito, if they sell live, kinakailangan kasi ang merkado ayaw ng merkado na masyadong mataba. Kaya so, para garantisado na hindi mataba, they will sell at a very light weight. Kasi walang taba. Kasi pag if they feed them to 100 kilos, 120 kilos, baka kapag hindi maganda ang ration, mga rasyon, mga pagkain, tataba siya ng sobra. So the industry standard is okay, mga 80 peso, 80 kilos, 90 kilos lightweight, talagang sagat-sagat na siya. Hindi pa 70, 75 kilos, ibebenta na nila kasi ano siya, that sigurado sila na manipis ang taba. So ang industriya hindi nagpo-progress sa pagtinda ng karkas ng sabit ulo. Kasi pag nagtinda sila ng karkas, kinatay nila ang karkas, makikita nila, uy, maganda ang laman nito, maganda ang proportion, meat to bone, meat to fat ratio, magaganda. Uy, itong baboy can command a premium. I can pay more. Kasi pagdating sa lamesa, pagdating sa tindera, uy, mas maraming laman, mas malaki ang yield. So we have not gone beyond that for the backyard. Some of the commercial, some of them do that, but I don't think a lot of them do that. And lalo sa ganitong panahon na kulang ang baboy, maganda ang presyo, madaling ibenta. So they don't want to be bothered with all these other intricacies. Mm-hmm. So yun lang. So that's one of the comments that we have been making ever since noon panahon pa ni Sito Lorenzo in 2004, nung na-collaborate kami sa mga hog farmers, we said their business model has to change. They are still using a business model that comes from after World War II, ano, selling live hogs. Yun ang gusto nila mangyari. So they're not moving forward. No? Okay. The farming technology has improved. Okay, they know how to grow, they know how to feed, they know how to take care of the pigs. But they still the way they market their product has to be improved. Okay, but let me ask you, Jess. Over the years that you're in the business, anong comparison noong uri ng karne na ini-import ninyo sa locally produced? I'm not sure about your question. So ganito ano, okay. Ever since nag-umpisang importasyon hanggang ngayon, now that was 1996 hanggang ngayon, so we are now like 25 years. Okay. Mm-hmm. Now, for that 25 years, ang imported na baboy has never captured a market share of more than 20%. Okay? Okay. Market share is 80% and more. Imported market share has always been less than 20%. So, ito pong sinasabi ng mga hog raisers na there's over-importation. Kapag, if you look at the facts, it's absolutely untrue. Okay. Ngayon, the local industry, they are, as I said, they are selling live animals. And they are selling, so the live animals are transformed into carcasses, kung mga sabit ulo. And then from the sabit ulo, they are transformed into choice cuts and mga byproducts, ano? So mga pangsahu, panglaga, whatever, buto-buto. So these are the byproducts. Ngayon, ang business model ng ibang bansa, let's talk about Europe, ano? So sa Europa, ang karamihan ng karne na kinakain nila is not only yun fresh, but may mga process. So sa Germany, maraming sausages, mga Wiener, mga Schnitzel, okay? Sa Spain, Italy, maraming hamon, yung hamon serrano, yung prosciutto. Sa North America naman, mahilig sila sa mga bacon.
Mm-hmm. So, okay? So, lahat ng liyempo napupunta sa bacon. Halos wala silang binebenta, ini-export ng liyempo. So, every country has its own culinary preferences. Okay. At dahil, because of that culinary preference, yung parte ng baboy na yan ay mas mahalaga. So, sa Spain, sa Espanya, sa Italia, gusto nila hamon. So, ang hamon nila is mahalaga. Now, because, so, ang gusto nila, maraming hamon. Ang demand na pupundang sa hamon, eh ano natitira? Liyempo. So, liyempo naging mas mura and may excess. So, yun ang ine-export nila. Ngayon, sa North America naman, oh, gusto nila mga liyempo dahil sa mga bacon. So, they take all the liyempo and they even import liyempo to make into bacon. Okay. Okay? But they are exporting mga kasim and pigi. Okay? And then they also make, then they also develop their processing industry. So, oh yeah, meron na sila mga hot dog. So, yung mga trimming nila, they can use the trimming, they can use the fat, they can use the skin, etc., etc. So, they develop other products out of the different develop new items out of the different available raw material. Okay. Okay, so what are we importing? So we look for the leftover products in each country that they are not using. And if the price is right, we bring it in and we sell it here. If the price is not right, we don't bring it in. So, you know, sometimes meron nagtanong sa akin, oh, bakit ang mga presyo mo ay ganito, ganito? Ang sabi ko sa kanila, sagot ko ay very simple. No? Kapag mahal at hindi abot kaya, hindi ko bibilin. We only bring in what is affordable. Okay. That's a simple answer. All right. Very good. Pero yung bang panlasa ng Pilipino nagbago over the years? Dahil yung mga medyo social, eh, masaya na sa hamon eh. For breakfast, bacon yung medyo middle class. Tocino, bagay medyo may pera yung karaniwang tao tulad ko. Nagbago ba yung panlasa ng Pilipino over the years? I think the prime mover is not the panlasa, the taste, the preference, ano? The prime mover is the affordability. Okay. Because 85% of our population belongs to the CDE. Now, the CDE cannot afford to pay kahit nung 200 kilos ng baboy, hindi na nila kaya eh. And what more now, 400. So kaya ang nangyari is that, so you see the growth of the importation of the non-mag item, which is the laman loob, yung mga offal, edible offal, because mas mababang taripa and mas affordable. And then you see the growth of the processed meat industry because ang process may extender. Processed meat has extenders. So the amount of protein the amount of meat is less than what you buy in real meat. Ano? So it is more affordable. So unfortunately, of course, for me personally, my personal opinion, it is still preferable to eat the natural meat rather than to eat processed meat. Ano? Processed meat every now and then, no? Sige, para makatikim, may panibagong lasa. No? But it is still healthier to consume natural product, a natural animal product. Okay. Very good. Very well. Attorney Vic, nasa na po kayo? Yeah. Yes, yeah. Ayan, all right. Just looking for you. Ano ba yung karaniwang binibili ng Pilipino pag nagpupunta sa palengke, may 500 piso? Ano yung karaniwang binibili nila? Kung ikaw yung 30% household. Yung... Saka, nawawala yung video mo, sir. Looking for yan. Melo, depende, no? Kung ikaw yung consumer ka, nandun ka sa 30% na household. Yung statistics ng... PSA, yung mga minimum wage earner. I think ang binibili mo mostly are vegetable and fish. Of course, rice kailangan mo. No? I think yung karne at saka yung manok, ano na sa kanila yan? Sabi nga ni Jess Chump kanina eh, sa kanya as a negosyante, ang issue talaga is affordability. No? Maybe bibili siya, pero siguro
1/4 kilo, yung mga ganun lang, ano, hindi siya makakabili na isang kilo. No? So, I guess, ang but when you go higher on the strata, yung tinatawag na mga class A, class B, class C, ayun ang mga pork eater, no? Uh-huh. Whether natural or processed, no? Mga mahalin pa ang bibili niyan. Hindi uh-huh. lang yung homemade, kumbaga, no? So, I think that spending pattern continues to be true, no? Kaya lang, noong January, nung lumabas yung inflation report, sabi ng PSA, ang malaking porsyento ng pagtaas ng inflation came from the high price of meat, particularly pork, no? Halos 17% ang itinaas ng inflation ng karne. Now, whether the bottom 30% bought also so much expensive pork last January, hindi ko nakita sa report. Ang sinabi lang doon, yung impact ng pork prices to the bottom 30% of the household was 17% yung pork, ang inflation was 4.9%. Okay. All right. Thank you for the input. We'd like to acknowledge may mga nanonood sa atin from Saudi Arabia at mula sa Estados Unidos at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Thank you for joining us. At teka, nasan ba yung ating kasama, si Noel? Noel, may tanong lang yung ating kasama, si Melissa. Can you still accommodate the questions before you go for another interview? Teka, palagay ko may interview na si spokesperson. Melissa, wait ka lang ha. Wait ka lang. All right. Yes sir, thank you. Okay. Pagbalik niya na lang. babalik yun. Dr. Morales, over the years, anong mga rehiyon ang pinagmumulan ng ating production sa baboy? Siguro pwede mo rin kami mabigyan tungkol sa baka at sa kalabaw because whether we like it or not, kinakarni rin ito at nabebenta rin. Can you please tell us ano yung statistics natin so far over the years? Yes, Doc? Yes, sir. Ang high-producing areas po natin with regards sa pork ay number one po dyan ang region 3, Central Luzon. Kasunod po dyan ang region 4A. Tapos, andyan din po ang region 6 and sa Visayas. Andyan din po ang region 11 at saka ang region 12. Ngayon po, ito po yung high-dense areas natin. Ano? In some respect, andyan po ang region 7. Ang production po, sir, natin ng baboy ay actually distributed siya dahil backyard siya, no? Yung kanyang mas malaking holdings ay nasa smallhold farmers. Pag mula po sa north, northern part of Luzon, dyan sa region 2, region 1, hanggang doon po sa atin sa ibaba, hanggang Caraga, ano po, hanggang sa region 12, meron po tayong production ng backyard. But yung mga nabanggit ko po na mga regions, yun po yung talagang high dense areas when it comes to production of hogs. Hmm. Yun po yung sir, baka natin ano po medyo manipis po ang ating populasyon ng baka, more than 2 million lang po yan eh. 2 to 3 million lang po ang population natin ng baka. At yan po kasi ang kwan po kasi natin dito sa Pilipinas, andun pa rin po tayo sa traditional mode of raising cattle, which is yung pasture. Ano po? Alam naman po natin, as the population exponentially increase, nagkakaroon po ng decrease naman yung pasture area natin. So nagko-convert po yan either for housing
or nako-convert naman yung iba doon po sa pagtataniman ng crops. So lumiliit po. Usually po kasi by the book, 1 hectare per head eh. Ang kailangan mong ilat, if you have 1 head of cattle, dapat may 1 hectare ka ng pasture, ganun. Unlike in other countries, sir, na medyo intensive yung kanilang farming ng cattle. So dito po sa atin, konti lang po yung gumagawa niyan and mostly po yan ay nandito sa Southern Tagalog at saka po dyan sa bandang Region 5 sa Masbate. No? So andyan po yung ating mga production ng cattle and in Mindanao. Yes, sir. Yung carabao natin? Yung carabao po natin? Ang carabao, sir, natin, ang population natin ng carabao ay ganun din po. Hindi rin po siya aabot ng 4 na milyon yung kalabaw natin, yung standing population natin. I will have to check my figure, sir, but last if I remember right, hindi po aabot ng 4 million or just around in that neighborhood ang population po ng ating kalabaw, sir. Okay. Kaya kasi mahalaga ito sapagkat ang karne ang pinagmumulan din ng protina. Eh kung hindi na kaya, we will shift to vegetables, we will shift to other sources of protein. Kaya lang kung mataas din ang presyo, babalik tayo doon sa issue of affordability. I don't know whether yung kakayahan ng consumer eh nagbago because of COVID-19. That's another issue. Pero we'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions sa ating mga panauhin. Please be prepared. Let me know so I can allow you in and shoot the questions. Pakisabi lang kung kanino. Wala pa si Assistant Secretary Noel Reyes. Kaya ilimit muna natin kina Dr. Morales, kay Jess, at kay Attorney Vic Dimagiba. I'm waiting for a signal from Engineer Rosendo So. But anyway, sige, before we start with our colleagues from the media, Dr. Morales, yung brother-in-law ko used to raise hogs in Bicol. However, na-hostage siya nung patuloy na pagtaas ng feeds, ng commercial feeds. So sabi niya, hindi na viable. Na-hostage na ako eh. So ito ba nakita ninyo, could this also be a reason why many backyard hog raisers just closed shop, Dr. Morales? Yes, sir. Yan din po yung nakikita nating reason bakit po karamihan doon sa ating mga backyard hog raisers caters to swill feeding. No? Yung nakita po natin yung practice ng backyard na nagpapakain ng feeds and then nagpapakain ng swill na naka-intermix po, no? Naka-mix yung kanilang diet dahil nga po mataas yung cost ng feeds. Alam naman po natin ito at ginagawa po ng paraan ng Department of Agriculture, particularly yun po sa area ng corn. Ano po, meron pong corn program that look after the concerns on corn, no po, na tayo po ay magkaroon ng sufficient and yun po, affordable corn supply. Karamihan, sir, ng karamihan po kasi ng ginagamit na ingredients sa feed ay animal feeds. For that matter, ay ini-import natin kagaya po ng soya. Nag-i-import po tayo niyan. Yun pong pagmahal po ang corn, nag-a-alternate tayo ng wheat. Imported din po yan. Yun pong fish meal na hinahalo dyan, ay karamihan po dyan ay imported din po. So, yun po yung isang reason but tumataas ito. And we're also working, sir, with a different with the feed milling sectors, ano po, yung mga commercial feed manufacturers, on how we can possibly support, ano po, yung ating mga hog raisers by formulating a low-cost feed na hindi naman mababa yung kanyang quality. So yun po yung tinitingnan natin on how we can work together with on that direction, sir. Kasi talaga pong admittedly, medyo isa po sa mga dahilan kung bakit mahal ang ating
produkto rito, manok man o baboy, ay mataas po yung cost of inputs. Okay. All right. Jess, sa grupo ba ninyo kasama yung mga food processors na nangangailangan din ng imported meat? Sa grupo po namin, meron mga may ilan who are also processing ano, pero mga meat processors, they have their own association, yung PAMPI. So they have their own, meron silang ano, they have their own requirements, they have their own position on these issues. Dahil isang worry kasi kung mag-i-import sila, mataas din yung taripa, eh kahit papaano apektado rin yung kanilang retail price ng kanilang mga produkto, right? Yes, well actually itong initiative ng DA na ibaba ang taripa sa baboy is long overdue. And it's a good sign because kapag if you notice ano, ang mga processed meat ngayon karamihan po is chicken based on chicken MDM. Now ang kumbaga, although nagsasabi po tayo na okay you diversify ano, pero you want to diversify your diet ano. So actually to be healthy a person should eat many kinds of proteins. You have to have fish, you have to have pork, you have to have chicken, you have to have beef. The more the better for your health. So if we reduce the tariff on pork, then the processors can start formulating and making pork-based processed meat instead of focusing only on chicken MDM. But again, as I said, then you give the consumer a choice. They want to buy processed pork, processed chicken, processed beef, or they want to buy natural pork, natural chicken, natural beef. At least they have the choice. Okay. Magandang bagay na banggit mo. May tanong yung ating kasama, si Melissa. Melissa Lopez, good morning. Para kanino ang tanong mo? Please go ahead. Good morning, everyone. Sir, my question is for Mr. Cham. Sir, DPI said yesterday... Pakibukas na muna ng video. ...they can impose also a pre... Yeah. Ayan, okay. Halimutan kasi. Sir, just wanted to ask, DTI and DA said they're looking to also set a price ceiling on imported pork products. Likely daw mas mababa yan dun sa ceilings na sinet ng EO124 on local fresh pork. Sir, ano yung comfortable na, magkano ngayon yung average price po ng frozen meat sa market and magkano po kaya yung comfortable or acceptable for importers na price for the imported frozen meat? Thank you. Well, as I said earlier, the market share of the local before the ASF was 80%, more than 80%. And market share of the imported meat was less than 20%. So, you know, you have the tail of the pig. The tail will follow the pig, you know, the tail. So the local market, the local producers, the local product is the one who sets the price. And the imported share, market share, will follow the local price because that is how a free market operates. We had heard from the hog raisers, actually. Well, okay, the hog raisers had complained that imported product is being sold at the same level as local product. So they complain. They say, well, because of that, importers are making more money. But you know, you may be shooting yourselves in the foot because if you ask the importers to sell cheaper, then you have more customers who will patronize the imported and not patronize the local. So that's that's another angle they have to look at. And also you have to look at the, okay, now this is a bit more technical now because when the Philippines entered the WTO, there was an agreement called a principle of national treatment. So it means that imported product, once it gets into the Philippines, has to be treated in the same way as a local production. And this is a principle all over the world, or everybody in WTO. So in this case, there might be a violation, but we're not going to make a lot of big issue out of that. Now, the setting a price on the imported pork, actually, as I said earlier, this was a suggestion that my association had proposed to
the DTI and the Department of Agriculture. Okay, but we are not talking about a price control. Our proposal was we will try to monitor and manage the value chain so that the margins, the markups from the importer up to the retailer will be managed so that the consumer can benefit. And that, and as much as possible, we will try to keep it within the target SRP of the 300 pesos per kilo for Yempo and lower for the Kasim Pigi. If they adopt our suggestion, then we will try to work something out. But then this cannot be a coercive method. It has to be voluntary. We will have to find, identify like-minded and sympathetic players who will help us do this market intervention and try to bring the prices down. But at the moment, it is like the case of the local production ng pork before the price freeze. It was a free for all. Rambulan eh. Everybody will look for the best price. Now the local producers, they have, one problem from the business side is that how do I price my product? Well, how much is the market going to pay? Okay, how much are you going to pay? Are you a regular customer? Are you a one-time customer? Do I need to maintain a relationship with you? How much product is still in the pipeline? How can I sustain this price? So even, for example, the local producers, if they see, they say they want to add a risk premium. And I said, yeah, it's understandable, although it's unaffordable to consumers, but it's understandable that the hog raisers want to add a risk premium because they do not see the sustainability probably. Okay, they see, okay, if I do this, I sell this off, there might be a next round, huh? Because baka matamal ako ng ASF eh. Now the importers will also think that way. Okay, ibaba niyo ang tariba ngayon. Oh. Pero pag after 6 months, balik na sa dati. Eh, so yung mga na-import ko, ba't ko ibebente na mura? Because in 6 months, the market is going to adjust upwards. So yun po ang mga interplay and considerations that everybody, that the businessman keeps in mind. Coming as a MITA, we asked the Tariff Commission that we said to them that the proposal of DIA of 1 year is not enough, it's too short. It should be at least 5 years because the hog raisers themselves have said it will take them at least 5 years to recover. In spite of whatever they're saying, they have said, it's on record, it will take at least 5 years to recover. It took Spain 30 years to eradicate ASF after massive technical and financial support from the EU. In Italy, Sardinia, that island, I believe they still have ASF. They still have not eradicated ASF. So it's not an easy disease, as Dr. Morales had said. So we have to be realistic. Now the consumers are in for hard times. Kapag if they reduce the tariff of pork to 5% to 5 and 10% and extend it for 5 years, we will be able to sustain that price. But if they don't do that, we cannot probably will not be able to sustain and keep everything within SRP. Okay, all right. Melissa, meron pa? May pahabol pa? Okay na, good. For DA spokesperson, Assistant Secretary Noel Reyes, nasaan na po kayo? Andito na po, andito. Yan, okay. May mga tanong kasi, katulad nun, yung mga baboy na mula raw sa Jensen, makakarating pa lang Antipolo, kundi ako nagkakamali, mula yun doon sa ating kaibigang si, sino ba yung mag-message? Joy Catlea. Yan. Ano bang sitwasyon? What can you tell us, Noel? We'll do that. Kasi ang priority ngayon, Metro Manila. Again, for the consumption, yung price ceiling applies to Metro Manila. Kaya yung muna, kasi doon ang mataas ang presyo. No? Pero kung sa Antipolo, we'll ask our regional director sa Bilma de Makulangan to service yung manggagaling ng Batangas, Mindoro, and to allot some hogs to
anti-polo market. And even yung mga supermarkets doon na merong imported pork, eh, pwede naman doon ibagsak yan. Okay. Joy, may tanong ka pa? Please go ahead. Yes, please. Follow up po sana. Ano po yung terms with hog raisers from Bensan? Ilang baboy kaya ang kaya nilang i-augment papuntang Manila? And sagot ba ng DA yung transportation po nito? Thank you, Joy. Yes, ang sabi nila, commitment nila, the whole Mindanao, no, can deliver 10,000 hogs weekly. 10,000, okay? From Bensan, Sao Cotabato, Bukidnon, and all. So, yan po. In fact, next week, kahapon, may dumating na 3,000 heads. Next week, another 2,000 from Mindanao, South Cotabato alone. On Friday, we'll go to Bukidnon, Cagayan de Oro, para to get commitment from the racers there. And we'll fill up the slaughter rate dito sa Manila na 4,000 hogs. Yan po ang datos na ibinigay ni Dr. Morales, 4,000 hogs daily. So, again, we'll try to fill that up. Yes, may transport support ang na binibigay MDA sa mga hog raisers, traders pala, to ship, to send the hogs they bought from Mindanao to Metro Manila at 21 pesos per kilo. Yan ang transport. Pag galing sa Visayas, 15 pesos. Pag galing ng Luzon, within Luzon, 10 pesos per kilo. Yun po ang transport support. So, i-coordinate lang po sa aming regional offices, sa mga traders na mag-deliver. Dapat po, sa Metro Manila po ang delivery, hindi sa labas ng Metro Manila. So, we're trying to solve first the supply situation here in Metro Manila. So, dapat po ang deliveries para sa Metro Manila lamang to avail of that transport support. Okay. Thank you, sir. Pwede po last question po. Sige. Go ahead. Magkano po yung farm gate price and expected natin magkano po ito mabibenta sa Metro Manila? Ang farm gate price varies, no. Nasa 145 sa doon sa Bensan at wag lang lalampas ng 200. So ang presyo dapat ng sabit ulo na sa Metro Manila markets ay dapat nasa 235 or 230 para may spread pa rin yung retailer ng 6 ng 40 to 60 70 pesos per kilo ha. So again, dapat ang umabot doon sa palengke ay yung sabit ulo, ang wholesale price should be 230 to 235 pesos per kilo. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you. Maureen, may tanong ka? Please go ahead. Maureen? Yes, sir. Pabukas na rin ng video, please. All right. Okay, unmute lang. Yes, sir. Maureen, go ahead. Hello, sir. Can you hear me po? Yes, Mau. Ayan. Sir, just a question for DA. Sir, why the need to further hike MAV when the DA is already pushing for lower tariffs for both in quota and out quota? And this is already with the Tariff Commission po. Meron na po bang study yung DA on the foregone revenues on the side of government on this, sir? Thank you po. Thank you, Mau. So, kasi ang within yung sa MAV, 30%, ang 54,000, tapos outside MAB is 40,000. But then again, tinataya namin kulang pa eh. So, kailangan talaga i-satisfy yung demand na we're looking at a 400,000 deficit for this year, for the entire year. In fact, the industry has computed, estimated 500,000. So, sa amin, 400,000 lang. No? 388 to be exact. So, again, nasa Tariff Commission po yun. Yun ang recommendation namin to increase that at babaan yung tariff. So, may consultations na on that. So, tapos sabi nga nila, dapat across the board na lang para wala nang two-tiered tariff. Dapat isa na lang. So, yun po. We're looking at that favorable decision. What we're saying is, additional imports are welcome kasi to stabilize supply. Okay.
Meron pa? All right. James? Go ahead. Yes, please. Si James na lang po muna. Okay, James. Yes, follow-up, sir, dun sa question ni Mao, Congressman Stella Kimbo, a former commissioner of the Philippine Competition Commission, said na yung pagbaba ng tariff and pag-hike ng MAV is a solution din sa pag-address doon sa technical smuggling ng pork. Do you agree with this? Masasagot natin yan on the side of customs. No? Probably Mr. Jess Cham can answer that. Yung again, binabato lagi sa importers yung technical smuggling kasi sila nag-ano yun. Di ba? Sa amin naman, sa DA naman, all we want is that yung meat processors, yung demand nila, yung need nila is addressed. And then sa dito naman sa consumers, for ma-address din yung supply situation para ma, again, dapat masaya lahat ang players, ang consumers, para tama ang presyo. Di ba, Melo? Makakatika, at seta, may hot dog, may meatloaf, may ham, mga ganong klase. Alam mo, naging nostalgic ako sa sinabi mo, Noel, dahilan sa nung ako'y little boy, pag namamalengke kami sa Pasay, sasabihin ng nanay ko noon, pabili nga ng dalawang guhit na karneng baboy. Guhit lang ang usapan. Hindi kaya. Tama. Eh, ganun kaming karaniwan. Sabi nanay ko. No? Kaya, ako lumaki ako sa Murphy. Lumaki kami sa Murphy. Pagguhit-guhit lang yun. Sa 15th Avenue, may palengke doon. Hindi kilo-kilo ang binibili ng nanay ko. Guhit lang. Guhit, tama. Guhit lang. Pero, yes, 100 grams, 200 grams. Yeah. Guhit, baka hindi alam ng millennials, isang guhit is 100 grams. Oo. Pero, nung araw pa, meron na rin plastic gang. Yung plastic gang, yung para kay Kabo. O, di ba? Para kay ano yan. Para kay Taga. Oh, yeah, ang tawag namin doon, kay Taga. Yan, yeah, okay. O, sagutin mo na. Anyway, Mr. Jess Champ can answer that. Yung ibig sabihin, technical smuggling. Mr. Please. Jess? Yes, well, you know, ito pong meat importation is highly regulated. And in fact, if you ask the importers kami po, we say it is over-regulated. Lahat po ng mga legal imports come with a what we call an international health certificate. The international health certificate tells you where it came from, which country it came from, at ano ang laman ng container. Now, this international health certificate is issued by the government of the exporting country. Okay? So, lahat ng mga importasyon po natin ay technically and legally has been pre-inspected and certified by the government of the exporting country. Now, you know, itong ang association po namin was formed in 1993 and we have been engaged in this importation since 1996. Ano? From 2000, during the time of Secretary Angara, all the meat should be inspected 100%. So they are inspecting 100% of the meat from 2000 up to now, 21 years, 20 years. Okay. So I think maybe 10 years ago, I said to the DA director, si Minda, I said, look, Minda, I actually sent her an official letter. And I said, Minda, you have been inspecting these containers for the past 10, 15 years. Please tell me how many instances of technical smuggling have you discovered? I don't get any reply. Baka hindi pa tapos yung kanilang inspection. And? Pardon? Hindi pa tapos yung inspection, kaya wala sagot. No, ang ano nga, meron nga ang Philippine, nung panahon ni GMA, may PASG, Philippine Anti-Smuggling Group. Ang mga hog racers, meron silang ano, binabantayan nila. Ang hog racer mismo na kami sa akin, Jess, hanap kami ng hanap, wala kaming makita. Why? Eh, because you are parking up the wrong tree. You are not looking at the right places. Because itong mga importasyon ay legal, they are documented. Alam ng imported, they will be inspected. Eh, kung sino bang loko-loko na gumagawa ng kalokohan? Now, if you reduce the tariff, what is the effect? The effect is it will eliminate outright smuggling ng mga
undocumented na walang dokumento. Okay? If you reduce the tariff, then you take out one problem, yung mga undocumented imports from the countries that are approved origins, ano? We say approved origins, ano? But it may not necessarily remove the influx of smuggled items from the disapproved origins. For example, we have countries like China, hindi bawal mabawal tayo mag-import, baka meron din nagpupusli dyan, ano? Although at this time, mas mahal ang baboy nila, so siguro hindi na, wala nag-smuggle ng baboy papunta sa atin. Baka meron mga galunggong na pumapasok because these are undocumented imports. So, if you reduce the tariff, you remove one aspect of the, you can eliminate to a good extent one problem. But of course, then there are other problems. So kami naman, we have already said to customs and to the hog raisers and to the DA, you know, we are very regulated. You can audit us every now and then, but don't waste too much time on us because, you know, you're not going to find anything. It's been 25 years. You've hardly found anything. You know, I can say to Melo, I suspect you are a thief. So I'm going to put a guard on in front of your house every day to look after you. And after 25 years, I say, the guy says, I haven't found anything. And I say, yeah, but I still believe Melo is a thief, but I don't know how he's doing it. Pero ay babantayin ko pa rin kita. I mean, you know, things like that. These are ridiculous. And we should move away from that. Okay. Eh, ang problema kasi eh, kung mayroong mga tao na ang tingin eh, laging ano eh, araw-araw eh, Paskong lagi. Ganon. Christmas is every day. You know? Araw-araw well, mamasko. Right? Well, you know, if you remove the tariff, then there is one less avenue of graft. Then we have to have the other regulatory hurdles, ano, mga permits, mga clearances, etc., etc. Then we tackle that in another fashion. Okay. But at least take away one problem. Yeah. Hello. Yes, hello. Vic, I know you'd like to react. Dahil may katanong din tayo si James. Eh. Doon lang sa importation. Hopefully naman if the tariff commission will decide on a lower tariff or remove the tariff, ipasa naman sa consumer yung savings sa tarifa in terms of the retail price. Kasi ngayon, magkakaroon ng dalawang classification, imported and local. So anong price ceiling ng local? Alam na natin, 270 and 300. Yung imported, kung magkaroon ng favorable decision, ang tariff commission, either to lower or remove the tariff, siyempre, debate pa yan. Yung savings naman sa taxes, kailangan ipinapasa sa consumer. Yan lang naman ang importante dyan eh. Baka naman mangyari niyan, magkalituhan, whether you buy local or you buy imported, eh, pareho lang ang babayaran mo. Uh-huh. Alam mo, tagal nang naagabyado consumer dyan sa presyo ng karne na yan eh. So, mabuti naman, this time, ang regulator, eh, kumikilos na. Marami silang mga strategy to ensure na within this 60-day period ng Executive Order 124, maging stable na yung presyo at the price ceiling Vic, na dinikta nila. Oo. Vic, what you're saying is, may mga nasa regulatory commission sa Pilipinas na laging Tia Deli at Kuya Cesar mode. Ganon. Ibig mo sabihin, napakabagal. No? Pero, hindi lang bagal. Alam mo, mabagal at least gumagalaw. Yung hindi ginagawa ng trabaho, that's worse. Ah, okay. Impact, alam mo, Melo, this is lesson learned sana. Ewan ko kung natatandaan ng mga nakapwesto ngayon. Yung case ng bawang, yung umabot ng 1,000 peso kilo, may sinampan sa Digan Bayan, graft. Ang form ng graft is you did not do your job. It caused prejudice to the public. Graft and corruption yun. Nasa Sandigan Bayan sila ngayon. Hopefully, dito sa ginagawa investigasyon ng Economic Task Force, isama din nila yung regulator. Meron ba sila? Meron ba silang accountability din sa pangyayaring ito? Okay. Kasi tayo mga consumer, wala eh.
Lumabas sa PSA statistics, 17% ang dulot ng presyo ng baboy sa inflation. Okay. That's very high. Ang very high class nun. Okay. James, may tanong ka pa? Sakto, sir. Kay Sir Vic de Magiba. Hey, James. Hi, sir. Kumaba ng buhok mo sa pandemic, ha, James. Sige. Oo nga, sir. Mula sa kalbo. Ano na. Okay, go. Sir, doon sa nag-file kayo last year sa PCC to look into the increasing prices of pork. Even before this happened, na umabot tayo ng 400 a kilo, pero parang mga 4 months prior, nag-file na kayo ng formal complaint before the Philippine Competition Commission. Ano nang update doon sa kaso na finalin nyo or doon sa request for investigation? Yeah. I'll give you the update, pero para maintindihan din ng ibang mga participants niya sa roundtable. Ginawa ko po yan mga middle of October dahil minomonitor ko eh. Sabi ko, bakit naman itong kanding baboy eh, 5 beses na tumaas ang SRP in less than a year. I mean, in my experience sa DTI, wala kaming ginagawang SRP na every 2 months eh, or every 3 months, itataas namin. Parang humahabol sa presyo sa retail. So, tumulat ako sa PCC, sabi ko, paki-study naman nyo, baka may inefficiency sa supply chain na nag-i-impact pataas ng suggested retail prices. Wala pa akong sinabing paratang noon ng paratang ngayon ni Secretary namin nagmanipula. No? Tinanggap nila yung sulat, pero ganoon na rin ang tinanggap nila yung sulat, acknowledges it. Alam nyo, yun ang isang medyo pwede rin yung pakialaman dyan sa anti-retail authority. Eh. Alam mo, parang yung action taken yata doon, Melo, is when you acknowledge receipt of a letter, pwede mo na upuan, inupuan, James, hanggang ngayon, kaawaan ng Diyos, wala akong reply. In-acknowledge lang. Actually, Melo, James, kung meron dapat din investigahin niya yung economic task force, isama na nila yung antitrust agency na yan. Eh. Isama na nila. Alam mo, kung natawag ko dun sa Senado, haba kasi ng hearing, James, eh, saka sa Kongreso, wala yata natawag ng consumer group. Kasi in aid of legislation naman yung mga investigation. Ano. Imumungkay ko dun, baka pwede yung pag-aralan na ilipat na yung function ng PCC sa mga criminal investigation like cartel, ibalik na sa Department of Justice, Office for Competition. Kasi yun ang expertise nun eh. Mag-imbestiga at mag-prosecute. Yung PCC, pero parang wala eh. Sayang. Alam mo kung parang sila, no? Uncompetitive commission, ano? Okay. Mabuti binanggit nyo dahil, you know, this is also something that I realized. I wrote the Civil Service Commission last September. And I asked them, ilang civil servants ang tinamaan ng COVID? Sumagot sa akin, Nobyembre. Pinasa pa ako sa Department of Health. Sumulat ako sa Department of Health. Sinagot ako, Enero. Okay? Tapos, ang nakalagay ko sa sulat, hindi ko pwedeng gamitin yung datos for public consumption. Eh, kaya nga ako sumulat. Privacy, ah. For my privacy, no? The freedom of information is another thing because when you pass that legislation, the more nawala yung freedom. But anyway, hindi yun ang topic natin ngayon. Thank you for raising the issue, no? Attorney Vic. Meron lang isang comment. Thank you. I don't know how Noel and Dr. Morales will react. Ang sabi ni J.A. Carrizo ay ganito. Should we always be reactive in addressing agri-related issues? Wala bang proactive efforts? The ASF was reported pre-COVID pandemic, pero it was only lately that the news on ASF vaccines came out. Kung meron nga, no? During COVID, agri-produce found it difficult to reach the markets, but it took weeks and even months before these were addressed. Nabulok na yung kamatis at iba pang mga paninda. Siguro si Noel muna pasasagutin natin bago si Director. O sige. Ang haba ng question mo eh. Sumatutan. Saan ba? Na-address ba yung ASF? Ano ba? Bakit laging reactive daw ang agriculture? Ah, hindi naman. Una-una sa ASF. Matagal ng issue yung ASF.
di ba? Bago pa umupo si Secretary na may ASF na yan. Sa China pa nagaling yan. Okay? Okay. Inabutan natin yan at in fact, na-report na yan sa Rodriguez Rizal sa Payatas doon, swill feeding. Di ba? Again, in-address na yan. Ang matigas lang ang ulo talaga, di ba? Nanawagan kami na wag na pong wag na pong mag-swill feeding. At ayan, nagawa naman ng Sir Rodriguez. Naging success story na rin yan. Wala na doon. Okay? Pero then again, yung mga traders na mihasa, bumili ng mga baboy, binarat yung mga kung saan merong baltaan na lang may binarat, inunahan nila ang gobyerno kasi kami 5,000 per head ang bayad namin, indemnification. Sila, tinawaran pa nila ng mga 7 sa East Mill. Siyempre, ibibigay yun doon. So, kaya kumalat. So, then again, yan po ngayon ang dapat i-address natin, yung biosecurity measures. Alam ni Director Morales yan, dapat daw, this time around, dapat sama-sama na community, communal, yung backyard, isa-isang lugar lang. Hindi pwedeng kalat-kalat. Dapat sa isang lugar lang sila. Ganon din, ayaw ng commercial na dapat malayo sila sa mga backyard. Kasi para hindi maano. At hiwalay ang breeders sa grow-out farms. Okay? Alam na ni, ano yan? Yan po, ilo-launch namin yung Bantay ASF sa barangay. Yun po ang tanong, ang sagot doon. No? This time around, we should be strict. We must be strict. All right. Thank you. Dr. Morales, please. Your thoughts about this? So yung ASF po talaga ay hindi po pwedeng government lang yung pagbibigay ng effort dito. Kaya nga po yung binanggit ni ASEC Noel, yung Bantay ASF sa barangay, alam niyo po yung disease control, pag-control po ng disease at the national level, may pro forma na po yan eh. Kung sasabihin natin, we know all the activities that are... Yes. Dr. Morales. Dr. Morales. Ano nangyari kay Dr. Morales? Nawala yata yung internet niya. Hello? Nako. Yes, Dr. Morales, please. Ano kaya nangyari? Is the internet again? Well, sir. Yes, please. Go ahead. Yes, sir. Sir, kagaya po ng nabanggit ni ASEC Noel, nag-off lang po ako ng camera kasi medyo mahina yung bandwidth ko. Ang yun pong disease control program, sir, may mga pro forma activities na po yan. Eh, no? Andyan yung disease monitoring and surveillance, andyan yung biosecurity measures, andyan yung movement management ng hayop. Pero sir, nakita po natin, kagaya ng nabanggit ni ASEC Noel, lahat po ng mga ginawa natin dito nung nakaraang mga panahon ay hindi nag-work na maayos. Kasi nga po, andyan yung predatory trading, yung binanggit niya, traders na bumibili ng may sakit na hayop, farmers na nagbebenta, dahil nga po doon sa kagustuhan na makabawi kahit o paano doon sa kanilang mga puhunan. Ano po. So wala po tayong sinisisi doon, kaya lang po yung gayak po natin ngayon, ito pong Bantay ASF sa barangay, hindi po kasi kakayanin ng DA lamang ito. Kaya po yung Bantay ASF sa barangay, talagang ito na po yung ibababa po natin yung programa hanggang sa barangay level, hanggang sa LGU po. The LGU will own the program, the farmers will own the program, and we will try po to educate our farmers on biosecurity measures. Okay. So biosecurity will be central po, will be central component of the repopulation effort. That dito po sa Bantay ASF sa barangay, two-prong approach po ito, sir. Kukontrolin natin yung ASF on one hand, and on the other hand, dun sa mga area na wala nang ASF at mapapatunayan natin wala na yung virus through surveillance, magre-repopulate na po tayo. Ito lang po yung paraan para tayo makabangon. And sa ibang bansa rin po, kagaya ng China, ito po yung kanilang ginagawa. They are
repopulating kahit po meron silang hindi pa na-eradicate yung ASF sa kanila. This is the only way to go, sir. Kaya po kailangan tulong-tulong hanggang sa lahat ng sangay ng gobyerno po, lalo na po doon sa LGU. The LGU must own the program, sir, and the farmers para po maging successful. Dr. Morales, just a suggestion. This may be a bit bloody as perceived by some. Eh, baka raw pwede kayong mag-launch ng Operation Tokhang sa mga baboy na pinagdududahang may ASF. No, baka itutokhang din, no? I don't know. Yes, sir. That's well noted po, sir. Well noted. So dahil actually information ito eh. Sino ba yung may baboy diyan na baka may sakit o may karamdaman? Dahil sa nabanggit ninyo, kahit to sino na ginawa sa baboy na may ASF, eh magpapakalat nito. Kaya ang tanong ng ating kasamang si Mau, eh ano ba yung update sa losses sa industriya dahilan sa ASF? Nabanggit daw po noong December na 56 billion pesos. But the industry said it's 135 billion. Ano raw po bang update sa figures? Please go ahead. Yes, sir. Yung una po ninyong punto tungkol doon sa pagtokhang, sir, napaka-importante po kasi nung diagnostic tools. At ito nga po, meron po tayong more than 100 million, ano po, 189 million to be exact, na pondo na ginamit ng Department of Agriculture para sa procurement po ng mga rapid PCR at saka mga kits, ano po, para gamitin po all over the country. So we're looking po na hindi tatawid ng first quarter, makukuha na po natin ito, maibibigay na natin sa lahat ng regions and even to the LGUs. Ito lang po, sir, yung paraan para natin makita yung mga farms kung talagang meron ba silang ASF o wala. Kaya po kailangan yung diagnostic capacity po natin ay ma-improve. So nakalatag na po yan, sir. Nasa process na po ng procurement, unti-unti na po nagdadatingan yung mga binili natin na kits. Una po yan. Yun pong ikalawa, with regards dun sa figure, ang binanggit ko nga po, sir, kanina, doon sa total contraction, ano po, ang data ng PSA ay nasa 15% of the 12.7 million na standing inventory. Ang binibigay naman po ng figure ng industry is about double that, ano po, nasa 30 to 36%. At ngayon po, nasa process po tayo at the highest level po. We're trying to work with the NEDA, with PSA, and with DA po, and with the private sector po to reconcile po yung ating mga figures. But safe to say, it's between that, sir, yung binabanggit po ni Mau, it's between that amount. Okay. All right. Thank you. May tanong pa rin dito from Melissa. Para sa DA, yun daw po bang Economic Intelligence Group ay nag-convene na for a meeting regarding the suspected price manipulation for pork? When's the target to release the findings and what areas or groups are you looking into? Yan. Yeah. Melo, ang the Economic Task Group, yung Economic Intelligence Task Group is chaired by DTI, co-chaired by DA and DOJ. So, may listahan na po na kay Yusek Ruth Castelo and then sa DOJ din yung counterpart niya. And then nakaupo din yun sa amin yung Bantay Presyo Task Force with the ASEC Federico Lasiste Jr. So again, may listahan na po sila. Nag-convene na po sila. So again, they're going over the list provided initially by DTI. So, and also the local price coordinating councils. Yung pong sa kasi po, again, yung pagkapatupad ng presyo para sa kalaman ng lahat ay poder yan ng local price coordinate kay mayor, yung market administrator. Sila po ang nagbibigay ng lisensya dyan, di ba, Melo? Mm-hmm. Hindi naman ang DADTI eh. Sila eh. Kung gusto nila ipasara yung isang store sa palengke, kaya nila yan eh. Ang okay. Local government ang pwedeng magpagawa nun eh. Okay. Therefore, kung nag-overprice yung tindera si Aling Tesi, pwede nilang bigyan ng notice at pasara. Di ba? Okay. Kanilang poder yon. So sa atin, sinasabi lang natin na bibigyan muna ng notice saan nyo po kinuha aring amang melo yung karne nyo. Ganyan. Ganto. Ay, mahal pala. O, di, sa amin sa DA,
i-coconnect ka namin sa mas murang source. Yun lang naman, di ba? Okay. So, maganda yun po. Going back to your earlier question, yan po ay yung Economic Intelligence Sub-Task Group has convened and ang listahan po nasa DTI, DOJ. Yan po. Sila po ang papatupad niyan. Okay. Any update on prices? Melo. Melo. Yeah, yeah. Melo. Question lang ako kay ASEC. Sige. Bakit hindi sinali yung Philippine Competition Commission? Kasama po pala. Sorry. Kasama po pala siya. Nandun sa PCC, NICA, mga siyam po yung walo. Sorry po. Kasama po yun. Okay. Thank you. Thank you, ASEC. Thank you. Siguro doon sa mga kapatid natin sa hanap buhay, ano, liliwanagin ko lang, you have to be very precise when you write this story na mayroong Economic Intelligence Task Group. Huwag niyong aalisin yung letter T doon sa task. Dahil pag naalis niyo yung letter T sa task, iba ang dating niyan. Kaya nga sabi nila, minsan nandun sa ask group ang problema. That's another issue. Okay. Alright. May tanong, nasa listahan ba yung wholesalers, biyaheros, traders, o may retailers din? Canuel? Ang una yung traders, yan po ang nakita nilang ng DTI. Okay. Alright. So, James, may tanong ka pa? Please go ahead. James, where are you? Go. Yes, sir. Tanong ko lang is, sabi kasi ni Representative Kimbo na si Secretary Darty, tinanong ni Representative Kimbo, on what legal avenue talaga ang pinupursue ng government when it comes to going after doon sa mga cartel and yung mga profiteers. So one is Price Act and the second one is the Philippine Competition Act. Bakit hindi natin mas i-utilize ang Competition Act na merong 100 plus million penalty as compared sa Price Act na 1 million lang? Why don't we support yung PCC more in going after these cartels na nagmamanipulate ng price and supply? Okay. So ano po talaga yung main legal avenue na ginagamit natin? Is it the Price Act? Kasi parang it appears na yung mas maliit na penalty ang pinipursu natin rather than the PCA, which is 100 million for first offense. Okay. Pwede ko bang sagutin, Melo? Sige opinion? Ka. Sige. Ha? Okay. Kasi James, ganito yun. No? Kapag ang Competition Act ang ginamit mo, ang burden of proof mo, nagkaroon ng sabuatan, anti-competitive activities. So, wala kasi sa Competition Act na profiteering nandun sa Price Act yon. Depende na yan sa resulta ng investigation. Whether the facts gathered will be adequate and sufficient to establish a cause of action for cartel or profiteering. Pag naka-establish sila ng James ng cause of action for cartel, sigurado yun, nandun ang DOJ. Pero gamitin niya sa Competition Act. Sigurado yun. Mm-hmm. Pero kung nakita lang niya profiteering, baka sa Price Act nila, i-abla. Ah, okay. So sir, would you propose din na magkaroon tayo ng determination of what type of cases before we push through dun sa filing of or magkaroon ng adjudication? I'm sure I've been in government before pag ganyan mga task force. I'm sure yun ang unang pinag-usapan, i-define mo yung terms of preference ng anong gagawin mo. I'm sure they're already on that. Classify na nila. And nilista na yan, Price Act, Competition Law. Andun na yan, I'm sure they're doing. Baka pati revised criminal code, meron din doon. I'm sure they're doing that. Pero pinagot ko lang yung as a reaction doon sa question ka mo ni Congressman Stella. Kasi yun ang lalabasan dyan. Pero sir, hindi po ba collusion ang pork holiday? Di ba? It's basically nag-usap-usap sila to suspend the supply. Sa sana nakikinig sa iyo yung task force, nakakagather na sila. Di ba sir, that's a cartel. You suspend the supply to force the prices up. Yan.
Tama okay. Yan, sige. Hindi po ba cartel yun? Andiyan si Asik Noel, member yata si Asik Noel ng task force. Noel, go ahead. Okay, ito po. Gusto ko lang banggitin yung members ng task force, Economic Intelligence Task Force. It's co-chaired by DTI and DA with the following members: DOJ, DILG, NBI, PNP, Bureau of Customs, PCC, National Security Council, and lastly, National Intelligence Coordinating Agency, NICA. So, ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ayan po. Kung pwede pang isali si Attorney Big Dimagi ba? Consumer, bakit hindi? Naki Ruth Castelo yun. Yung si Ruth. Bakit hindi? As observer okay. O diba? All right. As your partner. Okay. Palagay ko, mabibigyan na naman ng certificate of recognition yung ating kaibigang si Vic D. Magiba. But anyway, we're pressed for time. May isang tanong. I'd like to acknowledge, nanonood rin sa atin si Attorney Asis Perez, dating Department Director. He is on board. Hindi raw kaya okay lang mag-shift tayo from karneng baboy to isda. Vic? Nakita ko nga eh. Nakita ko nga meron siyang chat eh. Kumusta muna, Director? No? Alam mo, si Director Asis, yan yung every November, December, we have to explain to the consumer yung Sambuanga dahil yung sardinas, baka tumaas ang presyo. We do that every year. I hope you still do it now. No? They still anyway, do it now. Maganda yan. Except Director, pakitingnan nyo din yung presyo ng isda, no? Kasi base sa PSA data, medyo gumalaw ng konti ang bangus tsaka alumahan. Nag-react sa holiday, no? Although between pork and fish, ang fish mas madaling mabilasa, no? Tingnan din natin. May mga SRP naman eh. Why not? Why not go to fish from meat? To alleviate itong mataas na presyo. I support you there, Director Asis. Okay. A reaction from our good friend, Asis. You're not a member of the resource persons, but it's an honor to have you with us. Please, your thoughts, please. Kasi alam mo naman, yung interest ng sector na nirepresent ko ay ma-front-load din yung isda natin. Kasi alam mo ngayon, ang tilapia natin, ang trend is 120. In the next month, going down then to 110. And so, if you compare pork with fish, siguro parang 3 kilo, 1 kilong baboy. So, and then bangos, the trend is going down also. 170 ngayon yung average prices, pero may makukuha kang 130, 140. So again, something kasi pare-pareho lang boss yung ang protein eh. Pare-pareho yung formula niyan eh, pare-pareho yung nutrient content. So siguro kung medyo mahirap sa pork at hindi available yung supply, baka pwede sa fish. Yun siguro yung aking 2 cents worth. Okay, thank you. Babalikan ko si Noel. Noel, kumalaw din yung presyo ng isda. Ano yun? Law of supply and demand o ano ba? Baka naman may smuggling din nangyayari sa isda. Okay po. Yun po, nakakapagtaka, no? Pumasok na yung mga imports ng galunggong and yet, again, yan naman, mataas pa rin ang presyo. Ibig sabihin, may nakikinabang, di ba? Ang baba ng presyo ng galunggong sa imported, eh. Dapat yan, may salya nila sa 150 below. At bakit may 200? So again, bago ko makalimutan, no? So mag-ano tayo niyan? Mag-unload, sasabihin natin sa mga importers. Ito, bago tayo matapos, tama yung sinabi ni Asis Perez, no, Attorney Perez, na magkaroon talaga ng shift. Kung gusto natin proteina, maraming sources ng proteina. Okay? May meat protein, may fish protein, may vegetable protein, ang pinakamura sa lahat, itlog. Okay? And then, of course, milk. But then again, babalik na naman ako, kung meat protein sources, matagal na yung model na fresh meat, di ba? Sabi nga ni Just Champ, hindi na umangat ang model, business model ng ating mga kaibigan. Dapat niyan, mag-invest na sila sa cold storage and also will help them promote
yung quality ng fresh frozen, di ba? Nasanay na yung mga tao ngayon sa frozen chicken. Dati hindi eh. Ngayon, okay na. So siguro we'll do the same for pork. Okay? So ganun po. May kailangan may mag-shift. Kailangan talaga mag-elevate ng ano para kontrolado natin ang kontrolado yung supply and prices. Para itong mga peaks and valleys ng presyo ng supply ay maiwasan natin sa mga susunod pang taon. Okay, all right. I'd like to thank everyone who took time out to be with us, but I have to request you to give us short messages, concluding statements on what can we expect in the near future. Let's start with our good friend Jess Cham. Anong aasahan ng tao sa inyong sektor? Please. Well, we hope the Tariff Commission will pass the resolution to reduce the tariff for 5 years, and they should do it very quickly so that yung mga parating na baboy na containers na parating na makakaabot sa mababang tarifa, in this manner we can pass the savings immediately to the consumers. Ngayon kapag kapag madilay-delay naman yan, syempre extend lang natin ang hard times ano po. But still, having said that, the next 2 months will still be a bit tough on the consumers because most of the product that were ordered early this year will probably arrive end of March or early April. So yun po ang nakikita namin ng timetable. So in the meantime, if you know where to buy, there are still imported pork that are sold at below the SRP. Konting tiyaga na lang. So hopefully if the Tariff Commission comes through by April, everything, the supply should be more bountiful and the landed cost will be better. And then the competition among the importers, among the wholesalers, it will kick in by itself. As long as the market access is provided, it will trickle down to the consumers. And of course, as I said, we will try to manage the value chain so that we have the interventions so that the consumer will have options to buy. We can designate certain marketplaces, certain stores where they will be able to buy pork at below the SRP or at SRP level. Okay. Vic, you're still there, Vic? May Attorney Vic Di Magiba, please. Yes, message. Paki-unmute. Okay. Maraming salamat ulit. Ano? Pagka the past 3 days, I've been first time, Melo, for the past 10 years that government had used the price ceiling option. Providing the price up. No. Hindi naman yung gagawin ng gobyerno kung walang basis. No? 400 and 450 kilo. You see too much. Sa mga consumers, meron tayong tinatawag na karapatan or right access to reasonable prices of basic necessities. When it is so high already, indirectly, Melo, you are denying the consumer access to that basic necessity. So, as I said, even before the price ceiling was issued, I have advocated, I called on consumers to, kung makakaiwas naman tayo, huwag muna tayong bumili ng baboy. And when the price ceiling was issued, we said that if prices go down to that level, wag naman on the 60th day of the executive order. maybe towards the week, ano, mag-stabilize na doon. Then I think consumers can feel happy to go back and buy. Pero wag muna tayong sabi nga sa Tagalog, wag muna tayong magsalita ng tapos, di ba? At baka makapos. No? Anyway, so, but we support the EO and para nandiyan pa naman si ASEC, alam mo, despite all the negative
ang daming binato kay secretary, no? Pero I admired him, you know, for 2 days, Melo. Siya lang ang nandun sa Kongreso, sa Senado, for 3 to 4 hours, siya lahat ang sumagot ng tanong. Walang asik Noel doon sa pandinig na yun. Secretary William Darno, I admired him, you know, because head of agency, nandun siya talaga. He absorbed all the questions, no? From the hog racer, from the senators, akong dami. And we have been thankful that he was firm. Sabi niya, hindi ako mag-re-resign. And he should not kasi kailangan niyang implement yung EO-1-2-4 na pinapirma niya sa presidente. Again, thank you and belated happy birthday. Hello. Thank you. Salamat po. Dr. Morales, please. Dr. Morales. Yes, sir. Yeah. Sa part po ng Department of Agriculture ng Bureau of Animal Industry, ginagawa po namin ang lahat ng magagawa at we're bringing all the possible help, no, para po ma-address natin yung threat ng at saka po yung problema na dala nitong African swine fever. So, kagaya po ng nasabi ni ASEC Noel kanina, ang isa po sa mga strategy ng Department of Agriculture ay yung pong commodity diversification. So, yung other source of protein po pwede pong tingnan ng ating mga consumers at while we're trying to stabilize the prices of pork. At nagpapasalamat po ako kay Attorney Dimagiba sa pagbanggit niya na ito naman pong ginagawa ng government, particularly in Department of Agriculture, doon sa price ceiling, ay may dahilan. At yun nga po, the Department of Agriculture is trying to balance, ano po, we're trying to balance yun pong yung pangangailangan ng ating consumers, yung pong accessibility, no, affordability ng pork, and at the same time, andun pa rin po yung pagtulong doon sa ating mga magsasaka, sa hog raisers, para po makabangon. So, binabalansi po ng gobyerno yan. At bagaman may ibang thought, ano po, doon sa area na yon, makakaasa po kayo na ang Department of Agriculture, ang Bureau of Animal Industry, we are here po para doon sa ating mga farmers, sa ating mga hog raisers, and we are doing everything we can para masug po itong African swine fever. And with that, nakikiusap po kami, no, sa lahat ng hog raisers, makipagtulungan po tayo sa gobyerno. Kasi po, pag hindi tayo nakipagtulungan, makita nyo po nung araw, simple lang yung request, wag lang magpakain ng swill, wag lang magbenta ng may sakit na hayop. And medyo maliit po yung pagtingin natin, ang habol natin ay makabawi ng konti yung ating puhunan. And look where it brought us. Ano po? Hindi po tayo naninisi, pero ang sinasabi po natin, ganun po kalaki, ganun po katotoo ang threat ng ASF. Kaya po, pagtulong-tulungan po natin, dahil po pag hindi tayo magtulong-tulong, hindi po natin ito kakayanin talaga. Magandang umaga po. Asek Noel, please, for your message. Yes, thank you again, Melo, for this opportunity. Thank you, Mr. Jess Cham, Director Morales, Yusek Bik Dimagiba, at sa ating pang si Director Assis. No? Yeah. And sa ating mga kasama sa media. Again, napakaganda nung binitawan kanina ni, ano, too much. Kung baga ako, that's too much. Yung too much natin, te-temper natin. We moderate the greed. Yun po na ano eh. I heard that again, ha? Natatay. Siyempre naman, kung talagang we moderate the greed, mamababa ang presyo. Di ba? Tama lamang. Hmm. And then, balancing act. Consumers din po ang mga producers. Mga magsasaka, hog raisers, lahat. Consumers din yan. Kaya dapat, at the end of the day, bibili din niya ng karne. Bibili din niya ng isda, ng gulay. Lahat, para lahat makinabang, di ba? So again, diet, they're diversification. Marami pong pagpipilian para po, depende po sa ating pera sa bulsa. Yan po. Ang ASF, susupuin po natin, tulong-tulong laman. At again, repopulation. To revive the industry,
mag-repopulate po. So yan, yan po ang ginagawa ng gobyerno. And again, thank you Vic Dimagiba, attorney. Paparating natin kay Secretary William Dar yung sinabi mo. Napaka nakakataba ng puso. So again, Melo, maraming salamat po. Daghang salamat, mabalos. Thank you. Thank you. Alam po ninyo mga kaibigan, mayroong isang babaeng nagsabi, when a person dies of hunger, it has not happened because God did not take care of him or her. It has happened because neither you nor I wanted to give that person what he or she needed. Mula po yan sa isang nangangalang Mother Teresa, na isang santa ngayon. Sabi naman ng isang Bombay, si Mahatma Gandhi, poverty is the worst form of violence. Alam po ninyo, sa krisis na ganito, dito tayo kailangan magsama-sama. Suriin natin, ano ba yung datos? Ano ang pwedeng gawin? Ano ang kakayahin ng taong bayan? Ang sabi nga nung araw, nung matatanda, tinagalan nga yung bayoneta ng hapong may kalawang eh. Ito pa kaya? No. Anyway, nung bata ako, sabi ko, bibilhin ko yung pagkain yan. Gusto ko yan. Pero ngayong may edad na ako, sabi nung doktor, huwag ka nang kakain yan. So, pinakamagandang leksyon, sabi nga, eh ito. Kumain upang mabuhay. At huwag mabuhay upang kumain. Maraming salamat po. Magandang araw. Hanggang sa susunod. Thank you. God bless us all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.